Kamusta kayo mga kapirata? Welcome back sa ating channel. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga bagay na namismo sa chapter 1067. Bago yon ay mag-subscribe na kayo at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating videos. Ang character design ni Dr. Vegapunk. Nalaman natin na si Vegapunk ay nakakain ng devil fruit na kung tawagin ay brain fruit. Ito ay nag-aalaw sa kanya na magkaroon ng unlimited storage ng kaalaman. Ang catch ay lalaki yung utak niya physically para ma-contain yung mga information na yon. Kasabay pa nito, naturally gifted na nga na genius si Vegapunk. Ang kanyang ulo dapat ay hugis light bulb, pero tinanggal niya ito at ginawa niya yung punk records mula dito. Ang kanyang itsura ay base sa famous picture ni Albert Einstein. Ang kanyang ulo na ngayon ay apple top na nagsisilbing antena sa punk records ay inspired kay Newton, which is yung kanyang law of gravity. At yung light bulb naman na utak ay base sa nakaimbento nito na si Thomas Edison. Anim na personality ni Vegapunk. Dito ay nagmula mismo kay Dr. Vegapunk ang tungkol sa kanyang mga clones. Kung papansinin, ito yung third time na na-highlight yung anim na Vegapunk para bang may gustong ipahiwatig si Oda dito. Dahil nga distinct yung personality ng mga ito at ito ay complete copy ng pagkatao ni Vegapunk, malamang ay mayroong something kung bakit si Lilith ang evil side ni Vegapunk. Ang siyang nag-welcome sa Straw Hat Pirates sa simula ng Egghead Island Arc. Sa chapter din na ito ay carelessly na ibibigay sana ni Lilith yung Straw Hat Pirates sa dumating na CP0, which is evil thing to do nga naman. Hindi naman sa pagja-jump into conclusions, pero sa chapter na ito, nakita natin ang pagiging kakaiba kung mag-isip ni Vegapunk, ang Sea of Knowledge. Speaking of evil side ni Vegapunk, matapos niyang i-explain yung Sea of Knowledge na gusto niyang mangyari o gusto niyang gawin kung saan ang lahat sa mundo ay may isishare na info sa pamamagitan ng interconnection gamit yung punk records, nag-respond si Jinbei dito na kung ganun daw, magiging issue kapag nauna yung ideologies ng isang tao na kapag ito ay pinilit ipakalat sa ibang connected sa punk records, katulad ng pagpapakalat ng mga propaganda. Pero hindi na nakakapagtaka, dinisregard ni Vegapunk yung opinion na yon ni Jinbei na para bang magiging burden lang ito sa pagprocess nga daw o pagprogress nga ng science, mindset ng isang scientist. Maganda nga ito upang magkaroon ng knowledge ang lahat, lalo na si Chopper na excited malaman ang pag-aaral sa medisina. Sinabi din na hindi na mahihirapan sa paglikha ng mga mapa. Maging si Sanji ay makakuha ng information about sa All Blue. Lahat yan ay positibo, pero aabot yung lahat sa punto na magiging greedy na yung tao. Nalaman din natin dito yung weakness ni Bonnie, which is yung mga insekto. Ang mga failure ni Vegapunk. Ito ay ang invention niya na considered niya as failure, ang laser beam na hawak nga ni Bonnie. Ito ay defective dahil sa nakakapag-attract ito ng mga insekto at aatakihin nila kung sino yung may hawak ng laser beam o laser sword. Pero bakit nung unang beses itong ginamit ni Bonnie, wala namang insekto ang pumunta? Sumunod ay yung artificial devil fruit ni Momo. Ayon kay Vegapunk, failure ito dahil sa kulay pink ang dragon form ni Momo. Then may sinabi siya dito na yung prutas daw na yon ay hindi katulad ng qualities ng kay Kaido. Ang tanong, paano yun nalaman ni Vegapunk? May teorya akong naiisip na hindi lang isa yung ginawa niya kundi dalawa at yung isa ay ginamit niya sa isang weapon. Remember yung SBS kung saan sinabi ni Oda na ibibigay niya yung devil fruit na yon sa espada ni Zoro. Sa SBS din na yon, binigay niya yung swim fruit ni Senior Pink kay Sanji. Pero nakita natin ito sa S-Shark o kay Seraphim na Jinbei. Kung kaya't posibleng binigay ni Oda yung isa pang Kaido artificial devil fruit naman sa espada ng S-Hawk o yung Seraphim na si Mihawk. Theory ko lang naman yan. Anyway, ang giant robot sa Marijoa. Inexplain ni Vegapunk ang istorya sa likod ng giant robot na ito. 200 years ago, ang robot na ito ay inatake ang Holy Land. Umakyat ito mula sa ibaba ng Red Line. Walang sinabi kung saan ito galing, pero hindi ito nakagawa ng damage sa Holy Land dahil nawala ito ng energy. Ang robot na ito ay nilikha mula pa 900 years ago bago mangyari yung Void Century. Na-mention din ni Robin na 200 years ago
kasabay nung paglitaw ng giant na robot ay yung panahon kung kailan naging malaking issue ang fishman discrimination. It means may connection yung dalawang pangyayari. Pero ang pinakamahalagang info dito ay ang sinabi ni Shaka. Ang Vega Force 1 ay ginawa mula sa technology ng giant robot na ito. Ano nga ba yung nakita natin sa Vega Force 1? Ito ay kayang lumangoy o maglakbay na parabang submarine sa ilalim ng dagat. So it is possible na yung giant robot na ito ay galing pa sa ilalim ng dagat na mag-e-explain nga kung bakit puno ng kalawang yung katawan nito na bakal. Additionally, kaya hindi makopya ni Vegapunk yung giant robot na ito ay dahil sa unique na dynamic energy source nito na hindi alam ni Vegapunk kung alin. Ang banta sa buhay ni Bonnie. Alam nga ng CP0 na si Bonnie ay nasa isla din. And nabanggit ulit ni Lucci na si Bonnie ay somehow ay naging asset sa world government. Parang nung time na nakita ni Akainu si Bonnie. Ang tanong eh, ano kaya yung kwento sa likod nito? Connected kaya ito sa pagmamadali ni Kuma na umalis dun sa base ng Revolutionary Army? At yan yung tanong na sasagutin natin bago matapos yung Egghead Island arc. So far, ayan yung mga bagay na sa tingin ko ay na mismo sa chapter 1067. Dito ko natatapusin yung ating video. Maraming salamat sa panonood, mga kapirata. Paalam!